Magandang mensahe mula sa tagapaglikha natin. So, ang tinutukoy ko ay isa ring dating Kristiyano na nagbalik Islam din. No? So, kung ano man ang ibibigay niya sa atin, matutunghayan natin sa gabing ito at tatawagin ko si Brother Ismael Katsaro. Una-una, maraming salamat sa pagpapa-unlock ninyo sa ating Olympic, Filipino Olympic na ito. At naway mag-enjoy kayo at makakuha kayo ng hindi lang kaalaman, kundi sana kung po pwede nga lang kayong bigyan ng siguro ng tag-iisang Samsung Galaxy, siguro gagawin nila, pero hindi nila ata kaya eh, no? Ihilingin natin sa kanila na sana sa susunod, mas marami pang ipamigay na pa-premyo. Okay. Ang topic ko ngayon, dahil nga ang sabi sa akin eh, mga aliw ata ako ng kaluluwa, kasi aaliwin natin ngayon yung ating kaluluwa. Ganun ba man, mga kababayan, mga kaibigan? Ako si Brother Ismael Katsaro, taga Tacloban, Leyte, Waray. Nag-Muslim po ako, para konting background sa aking pagkatao. Nag-Muslim ako siguro sa Pilipinas pa, 14 years ago. Hindi masyadong matagal. Sa Saudi Arabia, mga 7 years dito sa Saudi. Sa Riyadh po ako, bisita lang po ako dito. Kaya nakakatuwa. Narinig nyo kanina ang sinabi ni tatay natin, si Brother Isa. Sabi niya, pagpunta daw niya dito sa tigang na lupang to, ha? Sa Jizan, wala daw Pilipino. Pero tingnan nyo ngayon, wala bang Pilipino rito? Napakaraming Pilipino. Kaya mabuhay kayo, mga kabayan. Ngayon, dati akong Romano Katoliko. Sino po ba ang Romano Katoliko dito dati? Marami siguro. Eh, okay lang. Kahit hindi nyo sabihin kung anong sekta ng relihiyon ninyo, walang problema. Nag-Muslim ako bata pa. Siguro mga 14 years old ako. Ngayon, mga ilan sa tingin ninyo ang taong, ilang taon na ako sa tingin ninyo? Yung tatama eh, walang premyo ata. Ha? Grabe naman kayo, 25. Ang bata ako naman. 18? Grabe. Ha? 35? Grabe naman, sobrang tanda nun. 28 lang po ako. Kaya ipagpaumanhin nyo po kung medyo mas bata ako sa inyo. Pero sana pakinggan ninyo yung sasabihin ko. Ito pong pauna kong salita, medyo hindi seryoso, pero ang pag-uusapan mo talaga natin ay seryoso. Totoo lang. Una-una, nag-Muslim ako dahil gaya ng kwento ng mga naunang mga narinig ninyo, o di kaya mayroon kayong narinig ng mga tapes o CD o sa telebisyon, nag-Muslim ako dahil talagang nakita ko yung katotohanan sa Islam. Anong klaseng katotohanan yon? Yun ang gusto kong ibahagi sa inyo at ibigay sa inyo. Una-una, sino sa inyo ang naniniwala dito sa paraiso? Meron ba? Paraiso! Kasi kanina, napakarami kong impormasyon talagang binigay ang ating kapatid na si Brother Omar Pinalber. Subhanallah. Kung yung lahat ng yun na-absorb ng inyong utak, ayos. Pero ngayon, magpo-focus ako sa isang topic lang. Tungkol sa paraiso at tungkol sa impyerno. Diba? Lumabas naman tayo ng konti dito sa medyo mag-imagine naman tayo ng mga ibang bagay. Ha? Imagine lang, kasi wala naman nakapunta sa inyo rito sa impyerno na bumalik dito at sinabing ganito ang impyerno. Meron na ba, bro? May kabayan, meron bang galing sa impyerno sa inyo rito? Eh baka ako meron eh. Ma-interview natin dito para sa paraiso, meron bang nakapasok dito at nagsalita at bumalik dito? Meron? Wala pa. Ngayon, tungkol sa paraiso at tungkol sa impyerno ang pag-uusapan natin. Bakit yon? Kasi kakaibang topic yun eh. Medyo interesting na topic kasi bakit? Sa aming mga Muslim, masyadong dinetalye ng aming tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala ang impormasyon hinggil sa paraiso at sa impyerno. Tingnan ninyo, nakabasa na kayo ng Quran? Hindi pa. Hindi pa. Inshallah, pag nag-Muslim kayo ngayon, o mamaya, o bukas, o susunod na araw, o next week, inshallah, makabasa kayo ng Quran. Sa Quran, napakadami pong mga impormasyon na ibinigay si Allah sa amin
na kung saan nagbabanggit tungkol sa paraiso at tungkol din naman sa impyerno, na kung saan sa ibang pananampalataya, sa ibang pananampalataya, sa mga libro nila, may binabanggit din. Kagaya halimbawa ng Biblia, Kristiyano, Romano Katoliko, depende kung anong klaseng Biblia ang gamit mo, meron din, pakonti-konti. Pero yung detalyeng pagpapaliwanag tungkol sa paraiso, nang gaya ng pinapaliwanag sa Quran, wala po siguro. Di ba? Anong gusto nyong gusto kayong paliwanag muna? Paraiso o impyerno? Batunahin yung ano, paraiso. Impyerno muna para ang huli ay maganda. Di ba? Impyerno. Sa amin, sa Islam, ang impyerno na ipinapaliwanag namin, i-imaginin mo pa lang, matatakot ka na. Bakit? Ano bang meron sa impyerno? Una, sinabi ni Allah sa Quran, sabi niya, sa impyerno, kapag ang tao nakapasok sa impyerno at sinunog siya, hindi yung papasuin, susunugin siya, lilitsunin siya ron, kapag nasunog yung balat niya, ay babalik ulit yung panibagong, pag sunog na, tostado na, ay babalik ulit yung balat niya na parang hindi nasunog. Para saan? Para maramdaman niya yung sakit ng pagkasunog. Kasi ang tao, nakakaramdam siya ng sakit kapag nasa balat. Nakaramdam na kayo ng ano, ng injection, in-injection na kayo. Ang unang sakit, yung pagturok sa balat. Pero pag nakapasok na sa laman, masakit pa ba? Hindi na. Hindi na. Kasi ang sakit nararamdaman dito sa balat. Sa impyerno may pagkain. Ayon sa aming katuruan, may pagkain, may inumin, may damit, pero lahat ng 'yon ay galing sa impyerno. Pagkain, na kung saan 'yung pagkain na 'yon, hindi makakalutas ng iyong gutom, mas lalo ka lang gugutumin. Inumin, na kapag ininom mo, galing 'yon sa tinatawag nilang ang dinescribe ng propeta, galing sa nana ng dugo ng, alam niyo yung nana na kumukulo na lang galing sa, alam niyo yung mga sakit na nakukuha, alam niyo yun, na kapag ininom ng isang tao sa impyerno, iinumin niya pa lang, maglalagasan na yung kanyang alin yung mga ano niya, hindi niya butas-butas, nabubutas ang kanyang lahat. Hindi pa makakarating sa ano, butas na yan lahat. Bakit? Kasi ganun katindi. Damit na saan galing? Galing sa impyerno. Ang iba kasi nag-iisip, sabi nila, filosofo eh, okay lang, mapunta ako sa impyerno. Okay lang. Diba? Akala nila sa impyerno ay? Kasi sabi nila, sa langit wala ang bir. Baka nasa? Baka nasa impyerno ang beer, kasi sa langit wala ang beer. Hindi. Kapag binarusahan ka ng Diyos, wala kang kasama. Tandaan yan, wala kang kasama. Ano pa? Sa impyerno, napakaraming parusa. Ang apoy sa impyerno ay 1,000, yung nakikita niyong apoy dito sa mundong ito, ay 1% lamang. Ha? 1% lamang, ang sabi ng ibang mga pantas sa amin, hindi 1%, kundi singaw lang. Ha? Singaw nga lang eh. Pero kung natin yung 1%, ang apoy dito, nakakita na kayo ng asitilin. Yung asitilin, iturok dito sa ulo ninyo, ano mangyari? Bakal, butas eh. Ikaw baka hindi ka mabutas. Yung asitilin, nakikita natin yung tindi ng apoy na yon, ay 1% lang po yun ng 70% ng apoy ng impyerno. Nakukuha nyo ba? Napipicture out nyo, mga kabayan? Gano'ng katindi yun? Kung yun, 1% lang, yung asitilin na yun, papaano pang hinanda ng Diyos sa atin? Sa sino mang sumuway sa Kanya? Yung 69% na nag-aantay sa inyo, saan? Sa impyerno. Hindi man napaka... Kumbaga, ikaw ba kaya mong pasuin sarili mo sigarilyo? Punta ka sa bahay mo, magsindi ka ng kalat, ganun mo, kaya mo? Hindi mo kaya yun. E paano pa kaya kung hindi lang daliri mo ang susunugin, kundi buong katawan mo?
Ano mangyayari sa'yo? Nakakatakot, di ba? Ito'y iilan lang sa mga katangian ng impyerno. 1,000 pinainit ang impyerno hanggang sa maging kulay pula. 1,000 taon hanggang sa maging kulay pula. Kasi ang impyerno sa kabilang buhay, ayon sa turo ng Islam, ay iba't ibang klase. May kulay pula, 1,000 taon naging kulay pula. At 1,000 taon ulit na pinainit hanggang maging kulay puti. At 1,000 taon ulit hanggang sa maging kulay itim. Ang itim ang pinakamatinding kulay ng apoy. Nakakita na kayo kulay itim na apoy? Hindi pa siguro. Ano? Yun ang description sa amin, sa turo sa amin sa Islam. Kaya kapag ang isang Muslim, katulad ko, subhanallah siguro sa inyo ngayon, sa ngayon, mga kababayan, ngayon lang siguro kayo nakarinig, di ba? Nakarinig na kayo ng ganitong klase ng pagpapaliwanag tungkol sa impyerno? Nakarinig na kayo? Siguro sa mga palabas, meron kayo nakikita. Pero pagpapaliwanag tungkol sa religious aspect, parang hindi pa. Iyon ang impyerno. Sa impyerno, ang tao habang buhay. Tandaan yan. Habang buhay, eternal. Habang buhay. Kung mapupunta ka sa impyerno, maasalam. Kabayan, wala ka ng kaligtasan. Kaya naman, binigyan ka ng Diyos ng lahat ng pamamaraan dito sa mundong ito para maiwasan mo ang impyerno sa kabilang buhay. Lahat ng pamamaraan. Sinabi ni Allah sa Quran, sabi niya, na ang lahat ng nandito sa mundo, nilikha niya para sa kapakanan mo. Para saan? Para makaiwas ka sa impyerno. Binigyan kanya ng utak na hindi ibinigay sa ibang nilikha. Binigyan kanya ng kalayaan na hindi binigay sa ibang mga nilikha. Isipin mo kung meron tayong kalayaan. Di ba? Kagaya halimbawa ng mga nilikha ng Diyos, ang mga anghel. Alam niyo ba ang mga anghel kahit nilikha sila ng Diyos? Oo, hindi sila sumusuway, pero wala silang kalayaan. Tayo wala. Tayo may kalayaan. Di ba? Tayo may kalayaan. Binigyan ka ng Diyos, di ba? Ng sabihin, talino para iwasan mo yung tinatawag na impyerno. Iisipan mo, nagpababa siya ng mga propeta, nagpababa ng mga libro, yung mga propeta may mga milagrong dala-dala, yung mga propeta may mga ano sila, kita nyo, yung mga propeta ang sinasabi ni Ustad kanina, Ustad Omar Pinalber, may mga milagro silang ginawa para lang maniwala kayo, nakapagbuhay ng patay, si Jesus Christ. Sa aming mga Muslim, maniniwala kami na si Jesus Christ nag-exist, pero hindi siya Diyos o anak ng Diyos, kundi siya lang ay isang sugo. Maliwanag naman yun eh. Kahit sa inyong mga sarili, mga kabayan, alam niyo yun, na si Jesus Christ hindi Diyos. Mas madali ninyong paniwalaan, ako dating Romano Katoliko, mas madali ninyong paniniwalaan at mas madali ninyong hahanapan ng ebidensya sa Biblia na si Jesus Christ ay sugo kesa hanapan ninyo ng ebidensya na si Jesus Christ ay Diyos o anak ng Diyos. Napakarami. Katangian ng Diyos, si Jesus Christ kumakain. Jesus Christ ay natutulog, napapagod, nakakalimot. Katangian ba ng Diyos yun? Hindi. Hindi katangian ng Diyos yun. Kaya kami mga Muslim, naniniwala si Jesus Christ ay isang propeta lang. Tingnan ninyo si Jesus Christ, nakabuhay ng patay. Hinimas lang, nakabuhay ng patay. Milagro na kung nandudoon ka sa panahon niya siguro, maniniwala ka sa kanya. Kasi bakit? Patunay ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Para maniwala ka sa kanya, sumunod ka kay Jesus Christ. Para maiwasan mo ang impyerno. Kasi ang mga sugo, sila ang nagdadala sa atin papunta sa paraiso. Ang mga sugo. Si Moises! Si Jesus Christ, nakapagpapagaling ng bulag. Yung may keto, napagaling niya. Si Moises! Anong ginawa ni Moises? Milagro! Nahati ang dagat! Di ba? Sa tingin ninyo, meron bang taong stick lang kung hawakan niya, ipalo niya sa dagat, mahatin dagat? Wala. Kapangyarihan galing sa Diyos. Para saan? Para sa'yo, kabayan. Para maniwala ka na may nag-iisang Diyos. At winawarningan ka niya sa pamamagitan ng propeta na ingat kayo sa impyerno. Kasi bakit? Yun ang inihanda. U'iddat lil kafirin. U'iddat lil kafirin. U'iddat lil kafirin. Ang apoy ng impyerno, hinanda ni Allah sa sino mang hindi naniwala sa Kanya. Ang hindi naniwala sa Kanya. Tandaan niyan. Ang paniniwala
ay mapupunta lamang ang paraiso ay mapupunta lamang sa isang taong naniniwala. At ang hindi naniniwala ay inihanda yun, ang hindi naniniwala ay hinindaan ni Allah ng impyerno. Mga kababayan, gusto ko pong maintindihan ninyo na sa amin sa Islam, kumpleto ang aming katuruan, lalong-lalo na pagdating sa paraiso at saka sa impyerno. Naintindihan nyo siguro nung maayos yung tungo sa impyerno. Kaya hindi pa huli ang lahat. Mga panaliwanag kanina ni Brother Omar Pinarbert, hindi pa huli ang lahat, bro. Para iligtas ninyo ang inyong mga sarili laban sa naglalagablab na apoy. Hindi pa huli ang lahat. Meron pa kayo ngayon, bukas, sa susunod na araw. Hanggat hindi pa lumulubog ang araw sa sa silangan, meron pa kayong pag-asa. Diba? Kaya nga lang, kailan nyo marirealize yun? Ngayon, bukas, net na lang. Diba? Yun ay ang isang masamang side na ibinigay sa atin ng Diyos na kung saan iwasan ninyo yun. Nilikha kayo ng Diyos at binigyan kayo ng kakayanan para iwasan ng impyerno. Tingnan ninyo. Ang kalangitan, ang kalupaan, ang tao, ang karagatan, 'di ba? Ang kabundukan, ang mga hayop, lahat ng 'yan nilikha ng Diyos para sa tao. Walakad karamna bani Adam. Tunay na binigyan namin ng parangal ang mga angkan ni Adan. Mararangal tayo eh. Mararangal tayo at binigyan tayo ng gantimpala ng Diyos. Ibinigay sa atin ang kalayaan at binigyan tayo ng talino. Kaya gamitin po natin 'yon. Dako naman tayo saan? Saan tayo pupunta? Kasi seryoso kayo ngayon eh. Ganun pala ang impyerno sa Islam. Ganun ang impyerno, bro. Binabalaan ko kayo. Punta naman tayo saan? Paraiso. Sa paraiso naman tayo. Para ngumiti. ngumiti naman kayo. Paraiso naman tayo ngayon. Alam nyo ba na yung kanta na sa langit wala ang bir ay kasalungat sa turo sa Islam? Hindi lang bir ang meron sa paraiso. By the way, ulitin ko yung impyerno. Ang impyerno naman, sa paniniwalang Islam, ay meron siyang baitang. Ganong ka-exacto, ganong ka-detalyado ang turo ng Islam sa impyerno. Baitang, pitong baitang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Kasi yung baitang na yun, pababa. Pababa naman siya. Ha? Pababa. Ang pinakamasidhing na pupunta sa pinakababa, nako, masidhing. Sa paraiso naman, balikan natin. Umpisa natin ang paraiso sa pamamagitan ng pagsabi na ang paraiso naman ay inihanda ng Diyos. Ha? U'iddat lil muttaqin. Ito naman, ang paraiso naman ay inihanda ni Allah ng Diyos ng makapangyarihan para sa isang taong naniniwala sa Kanya at natatakot para sa Kanya at umiilag na magkasala para lamang sa Kanya. Kung kanina ang impyerno inihanda ng Diyos para siya ay sa mga hindi naniniwala, kabaliktaran nun, ang paraiso ay inihanda ng Diyos para sa mga naniniwala sa Kanya. Ang paraiso ay may baitang din. Tingnan ninyo kung gaano ang biyaya ng Diyos sa atin. Ang impyerno, pito lang. Samantalang ang paraiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na sa paraiso ay naghanda si Allah subhanahu wa ta'ala para sa taong mga nakikidigma. Ha? Sa paraiso ay inihanda niya ang 100 level. 100 level ng paraiso. Ang pinakamataas dito, ang pangalan, tingnan niyo ha, ganun kadetalyado ang Islam sa paraiso, may pangalan pa yung 100. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Allah, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I'm sorry, sabi niya, ang pinakagitna dito at ang pinakamataas dito, ang pangalan niya, Firdausul A'la. Firdausul A'la, ang pinakamataas. Kaya kung hihiling kayo sa Diyos, yung tamang Diyos ang paghihilingan ninyo, inshallah, ibigay sa inyo. Pero kung sa hindi tamang Diyos kayo hihiling, baka hindi ibigay sa inyo. Sa tamang Diyos kayo mananalangin. Alin nyo, sabi ni Propeta Muhammad, kaya kung mananalangin kayo sa Diyos, ng paraiso ay hilingin ninyo sa Kanya ang pinakamataas. O Diyos ko po, ibigay mo po sa akin ang pinakamataas na paraiso.
Ha? Yung paraisong yon sa taas nun, yung trono na ng Diyos. Ang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya ay nakaluklok doon. Nasa baba noon, sa pagitan ng paraiso na yon, sa bubuan ng paraiso at ng trono ng Diyos, ay dumadalay po ang dalawang batis. Di ba, naglalakbay yung ating, di ba? Nai-imagine nyo ba kung paano? Naglalakbay ang dalawang batis. 100 kumpara mo sa tatlong, sa pitong, baitang, hindi ba ganun kabait ang Diyos? Ganun kabait ang Diyos sa Islam. Subhanallah. 100 kumpara sa pito. Ibig, wag na nating banggitin, sabihin, anong katangian ng ika-100? Kasi bakit? Napaka, subhanallah. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya, mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala kalbi bashar. Sa paraiso, ang meron dito ay mala aynun ra'at. Wala pang matang nakakita sa sobrang ganda. Kumpara ninyo, lahat ng nakita ninyo, wala pang matang nakakita. Wala pang tengang nakarinig. Pinakamagandang narinig ninyo, kumpara ninyo, wala yan. Wala khatara ala kalbi bashar. At hindi man lang sumagi ang kagandahan nito sa puso ni numan. Kahit sino, wala pa. Sa sobrang ganda. Dito sa paraiso, sa ika-100, nandito yung mga pious person, ha? Yung mga martir, yung mga propeta, yung mga scholar, nandito lahat sa pinakamaitaas. Bigyan ko lang sa inyo ng halimbawa, yung di kaya ng description, yung pinakamababa. Gusto niyo yung pinakamababa o gusto niyo yung gitna? Mababa na lang kasi pag nakita mo yung mababa, okay na yun. Pag nakita mo yung mababa, nung narinig ko nga ito sa Islam, nung narinig ko ito, sabi ko, Ya Allah, kahit man lang doon ako sa pinakamababa, basta nakapasok ako sa paraiso. Kahit na, sa mababa na lang ako, okay na. Kasi bakit? Alam nyo ba na ang meron sa paraiso na pinakamababa, alin yon? Ang huling taong papasok sa paraiso ay bibigyan siya ng pinakamababa. Huling taong papasok sa paraiso, bibigyan siya ng pinakamababa. Sasabihin sa kanya ng Diyos, ikaw ba? Gusto mo ba ng pagmamay-ari sa mundo na kagaya ng pagmamay-ari ng mga hari? Ikaw bro, gusto mo ba yun, kabayan? Gusto mo ba ng bigyan ka ng pagkakataon, pagmamay-ari ni King Abdullah, gusto mo? Parang ayaw mo ata. Sino? Ikaw bro, gusto mo ng pagmamay-ari gaya ng pagmamay-ari ni King Abdullah? Pwede. Pwede. Bakit hindi? Diba? Sasabihin ng tao na yon na huling papasok sa paraiso, opo, Diyos ko, gusto ko. Sabi niya, ano pa? Humiling ka. Sasabihin ng Diyos sa kanya. Sabi sa kanya ni Allah, humiling ka pa. O Diyos ko, o Allah, ito po ang gusto ko. Sige pa, ano pa? Ito po ang gusto ko. Basta lahat ng kanyang gusto, ikaw kung bibigyan ka ng pagkakataon, bro. Sige, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ano hihingin mo? Hihingin mo, Samsung Galaxy lang. Bigyan ka lang pagkakataon. Ano gagawin mo? Diyos ang kaharap mo. Halimbawa, si Allah sa kabilang buhay. iPhone lang. Naku po. Simpleng pangarap. Kahit yung si Brother Isa, kayang-kaya ibigay sa'yo iPhone dito. Ha? 5? Wala pa yun ata. Yun yan bro. Ang tao, syempre, gusto niya lahat. Sabi niya, Diyos ko, ito. Gusto ko. Ay, sa'yo yan. Ito, gusto ko pa to. Oh. Hanggang sa hiling siya lang, hiling. Hanggang sa mawala na siya ng ano. Wala lang memory, wala na siyang hiling. Sabi niya, ano ba hilingin ko? Tingnan niyo ang awa ng Diyos. Sabi niya, aking alipin. Gusto mo man ng ganito? Kumbaga, siya ay pinapaalalahanan. Diyos ko, aking alipin. Gusto mo man ng ganito? Sabi niya, gusto ko yan. Baka gusto mo ng ganito. Nakalimot kasi niya. Wala na, ubus na. Pinapaalalahanan siya. Sabi ng Diyos sa kabilang sa araw ng paghukom, sabi niya, gusto mo ba ng pagmamay-ari ng mundo at ng nilalaman nito? Ikaw naman bro, kasi kanina kay King Abdullah tayo. Gusto mo ba ang pagmamay-ari mo, mundo at ng nilalaman nito? Gusto mo? Ano gagawin ko sa mundo? Ang liit-liit ko. Ang laki ng mundo. Isipin mo,
Hindi, kasi sa kabilang buhay, sa paraiso, ang tao napakalaki. Sa impyerno, ang tao, ang isang ngipin niya, sa impyerno ha, ang isang ngipin niya, alin? Kasing laki ng bundok. Ganun ka detalye, pati yung taong papasok sa impyerno, dinitalye na ang kanyang ngipin kasing laki ng bundok. At ang tao, dinitalye sa Islam, na kapag papasok ng paraiso ay kasing laki ni Adan. Alam niyo kung gano'ng kalaki si Adan? Ah, hindi niyo alam. Ganun kadetalyado ang turo ng Islam. Nagpapatunay na ang Islam ay tamang relihiyon. Si Adan ay 60 feet. May 60 feet ba sa inyo dito? 60 footer dito? 60 feet at 8 feet ang kanyang. Ay, salamat kung papasok ako. Napagkaitan kasi ako ng tangkad dito sa mundo. Ay, salamat kung sa paraiso. Hindi pala ako. Walang papasok sa paraiso na? Nalin? Nauna-ano? Walang papasok. Alhamdulillah! Papasok ako sa paraiso. Hindi ako, hindi ako una-ano. Kasi bakit walang papasok doon na gano'n? Tingnan ninyo. Ganun gadetalyado ang pagpasok ng tao sa Islam, sa paraiso. Sabi ng Diyos, gusto mo ba aking alipin mundo at nang nilalaman nito? Gusto mo? Gusto mo, bro? Siyempre naman, gusto ko. Oo, sabihin sa'yo, ako gusto ko yun eh. Sabi ng Diyos, sa'yo yan. Sino yung taong yun? Huling papasok sa paraiso yun eh. Huling papasok sa paraiso. Sabi niya, gusto ko. Sabi ng Diyos, sa'yo yan. At hindi lang yan. 10 times ng buong mundo at ng nilalaman nito. Allahu Akbar. 10 times ng buong mundo at ng nilalaman nito. Yun ang mapapasayo kapag ikaw ay nakapasok saan? Nakapasok sa paraiso. Ini-imagine nyo siguro 10 times ng buong mundo at ng nilalaman nito. Paano ko kaya uubusin lahat yun? Ang kayamanan na yun. Sa kabilang buhay, walang imposible. Sa kabilang buhay, may babae. Sa kabilang buhay, may alak. Sa kabilang buhay, ikwento ko lang sa inyo yung tungkol sa batis. May 3 uri ng batis sa kabilang buhay. Ilog, batis. Nasa inyo lahat yun. Bawat isa sa inyo meron kapag insyaallah nakapasok kayo sa paraiso. Alin yun? Tubig na napakasarap. Sa'yo lang yun. Batis mula sa gatas. Sa'yo lahat yung gusto mo. Mag-dive ka ron. Uminom ka doon, sa'yo lahat yon. Apat kasi sa'yo, sa kabilang buhay. Tubig na napakasarap, gatas na napakatamis, napakasarap, ano pa? Ha? Batis na mula sa pulukpukyutan, yung honey. Alam yung honey? Gusto mo, magpapabeauty, ano ka doon? Batis sa'yo yon. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Wa anharun min asalin musaffa, at yung pinakahuli alak. Ngayon kung gusto niyo, kung tunggero kayo at medyo masyado kayong ano dito adik sa ha sa alak, sa kabilang buhay may alak. Hindi lang isang galon, bro. Hindi yung sadiki lang na sadiki na binibili niyo mahal. Alam niyo sadiki, di ba? Kunwari pa kayo, eh, alam ko 'yan eh. Sadiki, ha? Alam nila kung ano yung sadiki. Yun po ang tawag dito sa mga sikreto ng mga ano, ha? Sa kabilang buhay, hindi. Ibibigay sa iyo ng Diyos yung pang-apat na batis sa iyo, alak. Batis, hindi isang galon, batis. Kaso yung alak na yun, alak na hindi nakakabangag at nakakawala ng ulo. Dito, kapag nalasing ka, hangover ka, sakit ng ulo mo. Sa kabilang buhay, alak na hindi nakakabangag ng ulo. Yun po ang aking panawagan sa inyo. Uulitin ko. Impyerno at paraiso. Ikaw, Kristiyano, ako Muslim. Bakit nagkaganon? Kung naniniwala ka sa paraiso at naniniwala ako sa paraiso, naniniwala ka sa impyerno at naniniwala sa impyerno, bakit ka naging Kristiyano at bakit ako naging Muslim? At bakit nandiyan ka ngayon at matatindin dito ako? Panawagan ko sa inyong lahat yon, mga kabayan, na pag-isipan ninyong mabuti ang inyong kinalalagyang relihiyon ngayon. Ang Romano Katoliko, sad to say, ang Romano Katoliko na pinanggalingan ko, ayon sa pag-aaral ko, ang pinakamahinang sekta ng relihiyon ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Anong palatandaan? Anong ebidensya? Napakarami pong lumilipat ng ibang relihiyon mula sa Romano Katoliko.
Pero Iglesia ni Cristo, born again, ang dating daan, JIL, Mormons, minsan nahihilan sila, hindi sila masyadong lumilipat. Pero dito, sa mga nag-Muslim na nasa paligid ninyo, ang karamihan dyan, Roman Catholic. Kung Roman Catholic kayo, o ano man ang kinabibilangan ninyong sekta, pag-isipan nyo yun, sapagkat totoo lang kabayan. Totoo lang kabayan. May paglalagyan kayo. Kung hindi kayo sigurado ngayon sa inyong pananampalataya, may paglalagyan kayo. It's either paraiso o di kaya impyerno. Mamamatay tayong lahat at magwawakas tayong lahat. Ang pagiging Muslim ng isang tao ay napakadali lamang. Hindi kayo mahihirapan. Meron lang kayo sasabihin dalawang salita. Sasabihin nyo lang ganito sa Arabic. Sa Tagalog, ganito. Ako ay sumasaksing walang ibang Diyos kundi si Allah. Ang makapangyarihan. Lahat naman siguro kayo naniniwala sa nag-iisang Diyos. Yung kabayan niya kanina rito eh. Sabi niya, sino ang Diyos? Yung sinabi niya si Allah, naniniwala siya eh. Yun ang sasabihin niyo. Naniniwala ako kay Allah. Sa Diyos na makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, ay hindi nangalak, hindi ipinangalak, hindi tao, hindi hayop, hindi bagay. Alas. Pag naniwala kayo sa kanya at naniwala kayo sa mga propeta, kay Noah, kay Abraham, kay Solomon, hanggang sa pinakahuling propetang si Muhammad, sasabihin nyo lang sa Arabic ganito, susundan nyo lang ako. Uli kaya sino man dito gusto mong mag-Muslim, sasabihin nyo lang ganito, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bro, ano ba yun? May magic ba yun? Ano ba yun? Latin ba yun? Hindi. Ganito yun. Hindi mo kailangan kabisaduhin. Pag sinabi ko, ashhadu, sabihin mo ashhadu. An la ilaha, an la ilaha. Illallah, illallah. Ganda lang yun. Pag natapos yun, sasabihin natin, ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na walang ibang Diyos, na walang ibang Diyos. Kundi si Allah. Sa pamamagitan ng pagsaksi na yun, bro, tinatanggal mo sa balikat mong dalawa mong balikat ngayon. Ang kasalanan na kapag namatay ka dyan, wala kang kapatawaran at impyerno ka. Anong kasalanan yun sa Islam? Ang kasalanan na yun ay tinatawag na pagtatambal. Ang sumamba ka, kumilala ka sa ibang Diyos bukod kay Allah at bukod sa nag-iisang Diyos. Madali lang yun. Kung iniisip mo mahirap ang Islam, hindi, hindi mahirap yun. Nakayanan nga ng ibang tao, ba't hindi mo makakayanan? Huwag mong isipin yun. Isipin mo ang sarili mo. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Diba? Isalba mo ang sarili mo, huwag mo isipin ibang tao, sarili mo. Kasi sa kabilang buhay, pag pinarusahan ka lang Diyos, mag-isa ka lang, makakala mo, hindi mo mapakilabakan ng mga pamilya mo. Tandaan yan. Kaya naman, medyo napahaba na ata ako, at insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ito ang panawagan ko sa inyo, kabayan. Mga kabayan, meron pa tayo hanggang bukas. Mag-isip kayo mabuti. Hindi lang material na bagay ang kailangan natin. Mga papremyo, ang makakakuha niyan ay nakatakda na. Tandaan niyan. Ang mga papremyo diyan ay nakatakda na kung sino makakakuha diyan. Tandaan niyan. Pero isipin niyo rin na may araw ng paghukom at merong paraiso at merong impyerno. Ngayon, magbalik Islam kayo, gaya ng sinabi ng ating kapatid kanina. Magbalik Islam kayo. Isang bukas na pa sa inyo at hindi pilit para maisalba ninyo ang inyong mga sarili laban sa naglalagablab na apoy at makapasok kayo sa paraiso na inihanda ng Diyos sa mga taong naniwala sa Kanya. So hanggang dito na lang, maraming salamat at pasensya na kung medyo mahaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi sa inyong lahat mga kabayan. Khair, Brother Ismail, sa maganda mong pagpapaliwanag tungkol sa paraiso at sa impyerno. So ngayon, medyo nag-i-imagine na tayo. No? Itigil niyo yung pag-i-imagine na yan. Kasi mauwian yan, tatawa ka lang mag-isa. Okay? So, inshallah. Actually mga kapatid, mga kababayan, katulad na nasabi ng brother natin, sa paraiso, walang pangit doon. Kaya kung pangit ka, huwag ka na mangarap. Ganun ba yun? Hindi, kasi sa, alam nyo, sa paraiso, wala ring matanda doon. Puro bata. Okay? Kaya naman, kawawa yung mga matatanda dito. Yes. Doon kasi sa paraiso, ang edad ng tao doon,
pari-pariyo ko tayo. Ano sa palagay niyo, ilang taon kaya? Ha? Huwag namang isang buwan. 16? Hindi. Doon tayo sa medyo katamtaman na, kumbaga pa, malakas tayo. Ano? Yun ang edad, itong edad natin na to, yun ang edad kung saan itinaas ng Allah si Propeta Jesus sa langit. Ilang taon siya noon? 33. Pag sinabi mo 35, lalampas ka sa langit. 33 lang. Diba? At bakit nasabi natin walang pangit doon? Alam niyo ba sino pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa? Ako. Ha? Tama ka po yun. Ha? Yes, si Propeta Joseph. Si Yusuf. Yung kapangalan ko lang, hindi ako yun. Nagbigay ka ng prize. Yung si Propeta Yusuf. Alam niyo, ang mukha ni Propeta Yusuf, kalahati sa mukha ni Adam. Pero ang lahat ng mukha natin, katulad na sinabi ng kapatid natin, kamukha ni Propeta Adan. So, ibig sabihin, yung mukha ni Propeta Yusuf, kalahati sa mukha ni Propeta Adan. Yung kalahati, saan napunta? Sa atin lahat. Ibig sabihin, dinistribute, kaya naman, merong pangit sobra na. Di ba? Meron namang katamtaman lang. Di ba? Pero sa pagka namatay tayo, pari-pariyo na tayo, mga pogi na tayong lahat. Huwag lang kung napunta ka sa impyerno. Katulad yung sinabi niya, iba ang mga mukha sa impyerno, nakakatakot. Ngayon, sino sa inyo ang gusto pumasok sa impyerno? Taas ang kamay. May papremi pa ako. Ba't ayaw niyo? Impyerno eh. Ha? Ano bang meron doon? Aboy? Bakit na? Sino nakapunta sa inyo doon? Wala? Okay. Pangalan pa lang impyerno, nakakatakot na. Mainit. Salamat na tayo para extinguisher doon. Ha? Mainit na. Lahat tayo gusto natin ng paraiso. Di ba? Sino gusto ng paraiso? Walang price niyan. Doon na lang sa paraiso. Okay? So lahat tayo, pakiulog niya, sino gusto sa inyo ng paraiso? Taas ang kamay. Napakaraming gusto sa atin. Pero paano natin mapapasukan itong paraiso na to kung hindi natin sinasambang nagmamayari ng paraiso? Di ba? Sino bang nagmamayari ng paraiso? Allah! Kay Jesus ba yun? Kay Jesus ba ang paraiso? Hindi. Sa Allah ang may-ari ng paraiso. Di ba? Oh, ito na. Kabahagi ng paraiso. So, ang nagmamay-ari, ang Allah. Hindi si Jesus. Ngayon, dahil gusto natin ng paraiso, sino sa inyong dito ang gusto ng susi ng paraiso? Pakitaas ang kamay. Susi ng paraiso. Taas ang kamay. Ay, ang dami ng gusto ng susi. Alam nyo ba kung anong susi yan? Hindi. Gusto nyo malaman? Okay. Ang susi ng paraiso, mga kapatid, ay yung binanggit ng ating kapatid kanina. Ano yun sabi? Ashhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Sinong gusto ng susi na yan? Taas ang kamay. Ngayon, ganun lang ba? Dapat nating banggitin dito sa harap? So final question, sinong gusto sa inyo at pumunta dito sa harap? Huwag lang yung kailangan patunayan natin. Sinong gusto sa inyo? Punta dito sa harap. Dito kayo. Allahu Akbar! Yan, mga kapatid, hindi lamang sa salita, kundi patunayan natin sa gawa na gusto nga natin ng paraiso. Okay. So dito sa Islam, mga kapatid, inuulit ko,
walang sapilitan. Wala kang makikitang pananampalataya na ipinapaliwanag mo na. Bago ito, tatanungin ng tao kung gusto niya. Dahil kapag ka tinanong mong tao gusto ng ganito na hindi niya alam, ibig sabihin napipilitan lang siya. Diba? Suma sa Allah. Ito na ba ang gusto ng susi ng paraiso? So medyo atras-atras kayo doon. Baka mahulog tayo sa impyerno. Kayo ba itapat sa inyong mga sarili na gusto ng susi ng paraiso? Sigurado kayo? Inuulit ko sa amin ng Allah, la ikraha fid din, walang sapilitan sa pananampalataya. Pero dahil gusto ninyo, hindi kayo mabibigo. Sa inyong tinuran ngayon, na iligtas ang ating sarili sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Okay? So, sana ba yung magpapasyahadas sa nila? Nakagampanya. Ah, tinatawagan pa. Baka mayroon pa eh. So, kung sino sa inyo ang gusto pa dyan, maaari siyang humabol. Mahiya ka mo. Huwag kayong mahiya. Doon tayong mahiya sa Allah na siyang lumikha sa atin. So habang inintay natin, Masya Allah, habang inintay natin yung magpapasyahada, dito sa harapan ko, lahat ba kayo'y hindi pa Muslim? Sinong hindi pa Muslim dito? Taas ang kamay. Okay. Taas ulit ang kamay, sino hindi pa Muslim? Okay. Tanong ko, sinong ipinanganak sa inyo na Kristiyano dito? Taas ang kamay. Okay. Ngayon mga kapatid, patutunayan natin, hindi kayo mga Kristiyano. Dahil lahat tayo'y Muslim. Ano sabi ni Propeta Muhammad? Sabi niya, kullu mauludun yuladu alal fitra. Lahat ng ipinanganak na bata, ipinanganak siya sa likas na pananampalataya niya. Ano yun? Ang naniniwala sa nag-iisang Diyos. Kaya walang Kristiyano na kapag ka tinanong mo, naniniwala ka ba sa nag-isang Diyos? Walang Kristiyano na sasagot na hindi, lahat tayo naniniwala. Pero bakit mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? No? So sabi ng propeta, lahat ng ipinanganak na bata, ipinanganak siya sa likas na pananampalataya, paniniwala niya ang naniniwala sa nag-isang Diyos. Ngayon bakit tayo nagiging Kristiyano, nagiging Hudyo, Magyan? Dahil sabi ng propeta, فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَسِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. Ang kanyang mga magulang na gumagawa sa kanya, magiging Kristiyano, Hudyo, at Magyan. Tingnan natin anong patunay sa atin sa Pilipinas. Kapag ka may bagong silang na bata, saan kaagad-agad dinadala itong bata? Saan? Simbahan. Doon po gusto ko marinig sa mga hindi pa Muslim. Saan idinadala yung bata? Para ano? Binyagan. Narinig ba ninyo yung sinasabi ng pari kapag kasi nagbibinyag? Di ba sinasabi ng pari, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, simula ngayon ikaw ay isang ganap na ka-Kristiyano. Sa makatuwid mga kababayan, hindi ka-Kristiyano. Dahil kung ipinanganak kang Kristiyano, hindi na marapat sa isang pari na sabihin, simula sa araw na ito, sa araw ng binyag mo, ikaw ay ganap na Kristiyano. Ibig sabihin, nung ipinanganak ka, hindi ka Kristiyano. Tama yung sinabi ni Propeta Muhammad na lahat na ipinanganak na bata ay pinanganak siya na Muslim. Ngayon ang tanong ko ngayon, sino ang ipinanganak na Kristiyano sa inyo dito? Ay, wala na. Sa makatuwid mga kapatid, bumalik tayo sa pinag-ugatan natin pananampalataya. Kaya naman ito mga kapatid natin dito, kapag ka nagsyahada sila, pansamantala tayong tinatawag na balik Islam. Bakit? Dahil nanumbalik lang tayo sa pinag-ugatan nating pananampalataya. Kaya kung sino pa sa inyo dyan ang nagnanais na bumalik sa pinag-ugatan nating pananampalataya, sumama na kayo dito sa ating mga kapatid. At walang mawawala sa inyo ni Kusing. So saan na ba yung magpapasyahada sa atin? Tatawag pa daw yung kinakamulit.
So, pangalawang tanong ko, kayo ba ay tapat sa inyong sarili? Walang pumilit sa inyo, ha? Good, alhamdulillah. So ngayon mga kapatid, ang tangi lamang ninyong sasabihin ngayon ay yung panunumpa na ito ang sinasabi kong susi ng paraiso. Ano kahulugan niya sa Tagalog para hindi tayo ma-mismarize? Ibig sabihin, parang minamagic-magic tayo. Kailangan na malaman natin kung anong kahulugan niya. Kasi babanggitin niyo ito sa wikang Aramaik. Anong kahulugan niya? Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad alipin huling sugo ng Allah. At ako'y sumasaksi na si Jesus alipin sugo ng Allah. Nilikha siya ng Allah sa pamamagitan ni Birheng Maria sa salita lamang. At insyaAllah, doon mag-uumpisa na naman ang ating malinis na talaan. So kapag kanabanggit natin yun, insyaAllah lahat ng inyong kasalanan ay patatawarin ng Allah at para kayong bawang silang nabata na walang wahid na kasalanan. Ito yung sinasabi ni Brother Omar kanina na true born again, not burn again. Okay? So insyaAllah, nandito ng ating tagapag ngayon dahil sa marami kayo, ilang ba sila mga kapatid? Ilang kayo? 36. Kung ngayon, kung sino pang gustong humabol sa inyo mga brother, dito lang kayo. Huwag kayong mahiya, please. Dito lang kayo. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya, brother. No? Ito ay sa kapakanan nating lahat. No? Ito ay sa kapakanan natin lahat. Kayo dyan, brother. Huwag kayong mahiya. Pati kayo dito. Sige na. Yan. Tayo kayo. Oh, minsan lang ito sa isang taon kami makakabalik dito. Susi sa paraiso ang pinag-uusapan natin. Halina kayo. So, inshallah. Ngayon, dahil sa dami nyo, sabay-sabay nyong susundin ang sasabihin ng ating chef. Halina na? So, wala na ba sa inyo dyan na hahabol pa? Inshallah, kung hindi man ngayon, baka bukas, baka lawa, o hindi natin alam kung kailan. Pasto, pag-isip pa sila. Ha? Pasto, pag-isip pa sila, brad. InsyaAllah. Marami. Isang gusto niya. So, sundin lang ninyo, ha? Lakasan niyo. So nakikita nyo yan ay pagpapatirapan ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil meron na naman tayong mga kababayan na nagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas. Ibig sabihin nun, no? Inahon ng Allah sa naglalagablab na apoy. Okay? So dahil sa tuwa niya, siya ay nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yes, siya. Okay. Ngayon sumunog kayo sa kanya. Kali siya kala. Okay. Yung kamay, brad. Hindi na kailangan yung Ashhadu an la ilaha illa Allah. Allah. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. الحمد لله. الله أكبر. MashaAllah, ngayon kayo ay ganap ng mga Muslim ulit. MashaAllah. Welcome mga kapatid. Batiin natin kamo. Yeah.
Masya Allah. Yung mga brother sa ating Muslim, babi po kayo. At hayaan natin yung mga bago nating kapananampalataya. Alhamdulillah. Para welcome po natin sila. Mamaya po pagkatapos kayong anunin, yakapin at itong gratulate, wag po kayong aalis dyan at pupunta po kayo sa isang lugar lamang. Isang lugar lang. Kaya lang naman ang syahada. Ngayon ay habang wini-welcome natin yung ating mga kapatid dito sa mga hindi pa nagmumuslim, ay magkakaroon pa rin tayo ng palaro. No? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Meron dyan. Kanya nga lang, kailangan paalisin muna natin sila dito sa harapan. Ganun lang po kasimple ang magbalik loob sa ating tagapaglikha. No? Kapag ka nabanggit natin ngayon, kung sa pagbabanggit nila kanina ay sumasabay ang inyong mga puso, ituring nyo na kayo ay mga Muslim. Okay? Okay.